Ito inabutan natin. May lawin na naman. Ay nako. Alright, so yun, medyo napaaga yung gising natin. Bali, nag-toss tayo, sinabay natin sa training nung Indigo natin, si Titanium. So si Titanium is yung natira doon sa ating super trio na naging super duo. At ngayon, siya na lang, nag-iisa na lang. So, ayun nga, nag-toss tayo papunta Paniki Tarlac. So nasa 50 kilometers yung liliparin niya ngayon. Isinabay natin siya dun sa training ng Indigo para may exercise din siya in preparation para sa bitaw niya sa Batangas this Sunday. So unloading nun is Saturday. Hindi ko pa rin na-check kung gaano alayo yung distance nun. So buksan muna natin yung ating double door. Yeah. Alright, so ayan. So, hindi pa naman nare-release yung ibon. Medyo napaga lang yung gising natin talaga. Kaya, yan. I-ready na natin. Set up na natin. So, silipin muna natin yung ating breeder. May papakita ako sa inyong medyo nakaka-excite kasi ng itlog na eh. Alright. So, ayun. Nandito na nga tayo sa ating breeder's cage. Ayan. Barako ng barako. Kita nyo ba yung opal na yan? Ayan, nangitlog na, may itlog na sila. So, dalawa na to, alam ko eh. Ayan, dalawa na. Ayan, dalawa na itlog nila. O doon ka lang, baka mabasag mo pa itlog mo. So, ayan. Bali, ang bloodline na itong third check na to, full sibling siya ng MacArthur Champion South Sector. 8th place ng MacArthur din siya, yung full sibling niyan. Bali si McQueen ni Sir Luigi Leron. Yun. So ayan. Full sibling siya nung winner ng MacArthur. So pinair natin siya dito sa ating opal na napakabarako. So bali itong opal na to is pasisiyunan natin to. Oops, baka mabasag may itlog. Loko-loko talaga eh. Pasisiyunan natin to. Anak siya ng anak naman siya nung ano natin nung rival natin na imported, nakakross naman dun sa opal na ang bloodline is BGQ cross sa Angelino Bernardino. So ayan, ang tapang na itong utak na to. Ilalaro sana natin to pang puling-puling, kaso bitin na tayo sa kak. Wala tayong gagamitin kak, so ginamit na lang muna natin sya. Ayan, tapang, dali, sarado natin, baka mabasa niya pa itlog eh. So ayan, ayan, lumayo na, pwede na. Nakita niyo yung kulay. Solid ng kulay na ito. Ayan. Oo. Ang balak mo ha. Dun. Ayan, nakita niyo ba yung kulay guys? Solid ng kulay niyan. So, dominant opal yan. Pero parang kulay kaahoy siya, kaya gustong-gusto ko yung kulay na ito. Tapos sobrang barako niya yan. Nakita nyo ba yan? Bali, itong cock is nasa going 5 months old pa lang yan. So, binrid na natin siya dahil kulang na tayo ng cock. So, ayan. Napakita ko. Pinakita ko lang sa inyo. Medyo pinukamo pa yung ano ah. Camera natin. Alok-alok. Sige na, sasarado na natin. Sungit. Alright. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo yung isang breeder natin na hintay natin yung sisiu. Bali, yung magiging anak na ito is ilalaban natin naman ng North Race. So, naaabang dun yung mga rings natin para sa North. Kung aabot pa yung 120 days, baka yung 120 days ang isasalpak natin dito. Alright. So, balik ulit tayo dun sa ating flyer stock. Ayan, ito yung inabutan natin. May lawin na naman. Ay nako. Buti hindi pa nare-release yung mga ibon natin. Sana lumayo na to bago ma-release yung mga ibon natin. Ayan o. Mukhang siya atay na adali kay Chromium ah. Ganda ng pag-glide o. Kaabang lang na mauhuli to.
Ay nako, sana lumayo ka na dito bago dumating yung mga ibon ko. Baka dalihin mo na naman. Mukhang siya ata ay nakadali kay Chromium. Ayun, palayo na, palayo na. Nice one, huwag ka nang bumalik dito. Ay, nako. Lumayo naman na yung lawin. Sumisilip na rin yung araw bandaron. Ayan, sumisilip na yung araw bandaron. So, wala naman na, hindi naman na natin nakikita yung lawin. So, sana hindi na siya bumalik. Baka makadisgrasya na naman siya ng ibon. Alam naman natin gutom siya, pero wag niya namang gawin pagkain yung mga superstar natin, syempre. May laban pa yun. May laro pa sila. So, at naalala nyo, or alam ko na isama ko sa vlog yun, ito kasing flyer stuff natin, ang natira na lang nun is iisa na lang. Halos lahat ng ibon natin is, ayun nga, naubos dahil sa nagkasakit sila na hindi natin ma-distinguish nung ano. Pero later on, tinatanong natin yung mga kapwa fan share natin, ay adeno nga daw yung tumama sa atin. So, at least marami pa rin remain na kailang nakasurvive. Yun na nga, isa na yan si Titanium, yung nilalaban natin ngayon. Sino pa ba yung mga nakasurvive? Ito si Graspilia, kasi itong Graspilia lang natin, si Wildness, may pangalan na siya. Kahit hen siya ang pangalan niya, Wildness. Bakit Wildness? Kasi nga, limang araw ba namang nawala, hanip to, bumalik pa. Kaya Wildness ang pangalan niya, tumira sa wild. Ang pagdating dito ang payat-payat. Limang araw na wala eh. So yun, tuloy ko yung kwento. Siya lang yung hindi nagkasakit sa kanilang lahat na nandito sa Flyers Loft nun. Parang nasa 13 ata sila. And then yung iba, hindi natin napapansin na may tama na pala. Toss lang tayo ng toss, toss ng toss. Ini-stress pa natin hanggang nauubos na sila sa isa. Pero napapansin ko, medyo pumapayat na sila nun. Sabi ko, hindi, sige lang, yun pala, may dinadamdam na yung ibon. Kasi later on, after a day, ayun na nga, talagang meron ng isa na talagang nagpuff na yung balahibo niya, tapos medyo hindi na nakakalakad ng matino, nanghihina na. So isa-isa na yon hanggang isa-isa na sila hanggang dumiretso na, dumami na nung dumami. So sabi ko nga, habang nagtotos ako, hindi ko napapansin nun kasi pumapasok ako, is yung ibang ibon pala is may tama na talaga, kaya pala medyo mahina silang kumain nun. Stress na rin. Hanggang, ayun nga, naubos sila ng naubos. At ang natira na lang is yung super trio natin. Yung super trio naman natin, ang problema naman, yung isa doon si Lady Virus nga, yung unang nawala. Saan ba nawala si Lady Virus? If I'm not mistaken, Mall of Asia siya nawala eh. Mall of Asia or Baliwag? Hindi, Mall of Asia nga ata, hindi ko na maalala. So, yun naman, laging merong sakit. Laging merong one eye cold or ano ba yun. Tapos pati yun, ang hina rin nun, tinamaan tayo nun, lahat sila nagtatae, nagsumusuka. Yun nga, at least na-recover natin si Titanium. Ayun pala, yung dark check din na si Chromium, isa yun sa hindi nagkasakit nating ibon. Hindi rin nagkasakit yun. Kaso yun, nawala na rin siya. So, balik tayo mamaya pagka may forecast at na-release na yung mga ibon natin. So far, maliwanag na yung langit. Alright, ayan. Lumiwanag na siya. Wala na rin yung lawin na lumilipad-lipad. Okay, it's already 7 a.m. So, check mo natin forecast. Balikan ko kayo. Alright. Alright, so ayun, 7:27. So, ang speed na natin is nasa 1:4 pababa. So, ayan, maliwanag na yung kalangitan at wala na yung lawin. Parating na rin siguro yung mga ibon natin. Abangan lang natin sila. Sky check kung may lawin. Wala naman na. Okay, clear na tayo. So, start na tayo mag-abang sa kalangitan. Alright, so wala pa. Balik ulit ako mamaya pagka dumating na siya. Sila pala. O dyan lang, dito na. Ayun. Laklang na. Alright, so ayun. Error clocking tayo. So nag-error yung clocking, hindi kumagat. Sayang. Ayun ko kung anong decision nila Press Dennis Narvasa doon sa PPC, Pangasinan Pigeon Club. So ayun yung ibon natin, si Titanium. Auwi na siya. Galing
52 kilometers. So tiningnan natin yung kubo natin, ang lumabas is 52 kilometers pala yun. So yung tansya kasi natin is dun sa base dun sa ano, sa air distance na up is nasa 50 kilometers. So ayan, para ma-motivate siya, papakawalan na natin yung kanyang asawa. Alright, so ayan. Ah, diba? Tuwan-tuwa siya oh. Ayan, motivation niya yan. So palit tayo ng tubig. Meron pa tayong hinihintay na indigo. Palit lang tayo ng tubig kasi plain water to. Maglagay na tayo ng vitamins in preparation niya para sa Batangas. Ngayon ay Tuesday. Alright, so prepare lang ako ng mga pagkain nila at itong mga tubig nila. Ayan, ang gugulo na yung asawa niya. Asawa ni Titanium. So prepare ko lang muna yung mga kailangan ng ibon natin. Balik tayo mamaya. Indigo natin. Ayun, lumilipad na siya. Mukhang nabitin pa sa ano ah, panikitarlak ah. Siya na yun. Pale yung kulay na parang blue bar pag nasa ere. Tapos merong marka sa buntot. Tayo lang natin dumapo. Ito na, ito na. Ayan na. Alright. Hindi niya nakuha. Ayun. Pasukin na natin. Ayaw ah. Tigas na ulo na ito ah. Papasukin lang natin. Balik ako pagka medyo pumasok na. Medyo matigas pa ulo na ito eh. Bata pa kasi ito. O yun, bumaba na siya. Saan ka na? Stickin lang natin. Stickin muna natin siya. Ayan, kumpleto na tayo. Nandito na rin yung indigo bar. Ano siya? Ayan, nandito na yung indigo bar. So, alright, kumpleto na tayo. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Peace out!